Wala naman. Ayan, recorded na. Hello? Hello po. Hello po. Kamusta po? So, may meron ulit tayo group activity tayo ulit. Magkakagrupo. Finals na siya. Nanti na lang. Okay. So, ang gawin na lang natin, kasi sa binigay ni Sir, ano, apat na part, I feel ko kapag yung apat, ay walong part pala, pag walong part, tapos dinerecho nating divide sa ating walo, baka walang connect-connect, baka maging magulo. Ano nga muna, ano pa, pangalan ng company natin? Ano, yung sa title na binigay ni Sir? General Motors ata. From birth to bankruptcy in 2009. So, ang gawin na lang natin, dahil walo siya, ano, yung tatlong part na lang muna, part 1, 2, tsaka 3. Tapos, mag-Google Docs na lang ulit tayo. Yung part 1, yung history and development, okay lang ba mag-assign na ako? Wait lang, Pat. May tanong ako. Saan tayo mag-start ba after na ng bankruptcy nila? Nagpa-consult pala ako diyan kay Sir kasi 'di ba ano, yung pag ni-research mo na kasi yung General Motors, meron pa pala sila ngayon. Tapos sabi daw ni Sir, ang pwede daw natin gawin, continuing development. So, sasabihin pa din naman natin yung nangyari ng bankruptcy, pero yung magiging main focus nung pinakas, ano natin, case study, kung anong ginawa nila after. So, hanggang sa current status. So, yung part 1, yung history and development, ano, si Ana, may tsaka si Fer, okay lang ba sa inyo yun? Sige, sige. Okay lang po. Tapos, yung lalagay, bali ang lalagay nyo doon, syempre start sa pinakauna, yung development, tsaka yung mga strategies na ginamit, problems na na-encounter, tapos lalo yung part kung ba't sila nag-bankrupt. Sa paano nakabangon, lagay na din natin after. Pero feel ko yung after nun, yung rise, yung after bankruptcy, siguro kahit hindi na super haba, total madi-discuss pa naman sa mga susunod na part yung strategies na yun. Okay. Parang siguro simulan natin sa ano, no? Kung saan talaga nag-start, anong year gano'n. Para makita din kung paano siya, ba't siya nag-bankrupt, tapos paano din siya, anong ginawa niya kung nag-bankrupt. Oh, tsaka okay. Bakit siya nag-bankrupt? So, dun sa part 1, meron ba kayong tanong for history and development? Ano wala ba? Naman. Ikaw ba? May tanong ka ba, Ana? Parang wala naman. Siguro lalagay din yung mga milestones nila, no? Pero sige, bali pala, kung kahit hindi nyo, ito, kasi diba si Ana may tsaka si Fer yung inassign natin, pero tayo, tayong anim, need pa din natin basahin yun na kasi magkakakonnect silang lahat eh. So, eh baka mamaya kasi may hindi mag-connect kung saan mga kayong part. Bali si Fer tsaka si Ana may, sila lang yung parang pinaka mag-i-input doon. Pero lahat tayo, oo, tsa. Pwede rin maglagay ng strategies. Yun, kaya need natin talaga lahat magbasa para kapag dun sa history and development na part, makonnect natin siya sa mga susunod na part. Bali silang dalawa lang maglalagay pero need lahat tayo magbasa. Tapos yung part 2, internal strengths and weaknesses, ang nilagay ko dito, si Iris, si Joshua, tsaka si Karla, okay lang basahin yung tatlo? Okay lang. Okay lang. Pero may ano ko dyan, Pat. Meron bang minimum or maximum na dapat ilagay sa internal strengths and weaknesses? Wala naman. Feel ko wala naman. Basta ata ano. Ay, so bali, ang gagawin pala natin dyan, may chance siguro sa inyo na ano, na kumonti yung weakness niyan. Kasi di ba? Kaya ang mangyayari dyan, kaya need nyo din siyempre basahin yung sa history kasi baka may chance na yung dati nilang weakness, ba't sila nag-bankrupt? Baka dito sa part nyo na maging strengths na nila. Tapos,
Sa ano pala, pwede nyong gawing guide dyan yung module 3 ni sir. Kasi yan yung may physical resources, human resources. Dito tayo, pwede rin tayo dito maglagay ng financial ratios, ah. Kasi pwede siya as financial resources daw, eh. Sige, sige, Pat. So, dyan, pwede dito yung mga value creation, tas yung mga nag-emerge historically. So, yun nga. Tapos, after nung part, so part 1, history development, part 2, yung strengths and weaknesses. Sa part 3, external environment, ako, si Cha, tsaka si Jake. Okay lang ba na tayong tatlo magkakasama? Okay lang. Okay lang po. Sa external, ang merong laman dito, sa sinabi kasi ni Sir, life cycle, tsaka porter, naisip ko, pwede din tayo maglagay nung broad environment, yung special analysis. So dito, ang module naman na pwede nating gawing guide, yung module 2. Yung sa ano pa, yung sa life cycle, ano yung ilalagay natin doon? Baka kasi, yung parang life cycle yung nakalagay doon kay sir. Ay parang may app. Pag nag-search ako, nakita ko yung mga maturity, yung growth, yung introduction. Di ba magmumukhang history? Ayaan, ang gawin na lang natin, since, di ba sabi dun nga sa history part, magpo-focus siya sa before hanggang post, hanggang bankruptcy, tapos konti lang nung mga ngayon, kasi may didiscuss pa. Diyan naman sa life cycle, lang i-discuss nating start, siguro yung intro niya, yung after na nung bankruptcy, yun yung gawin nating life cycle from post-bankruptcy naman. Para medyo kakonnect niya yung taas. Okay po. So, dyan sa part 3, external environment, gawin, sabi daw kasi ni sir, mas dun nung sa discussion, mas okay daw na specific. So, okay lang naman nagdi-describe tayo, kaya rin sinabi natin, ganito yung ginagawa ng General Motors. At applicable naman to sa lahat, basta para lang ngayon alam na. Gawin daw specific, kaya rin sa atin sa external, pag nagsabi tayo ng factor, paano siya makaka-apekto directly sa GM? So, para siyang medyo may pagka-analysis na yung ano niya, yung magiging content talaga natin. Kasi sasabihin natin paano siya nakaka-apekto din sa GM. Tapos, ay, maglagay pala tayo ng graphs lagi, ah. Para, I mean, mas okay. Majority siguro may graphs talaga. Tapos, so, magiging gagawin natin, ay, ang deadline nito, siguro, 1 week maximum, okay lang ba? Kaya ba? Sa para sa part 1 to 3? Okay lang naman, Pat. Okay, Pat. Kaya naman. Bali, ang gagawin natin, maximum na yung 1 week, so, mas okay kung, siguro, matapos nyo din ng maaga para ma-recheck natin, makita din kung may, kung yung maayos yung flow. So, ang una natin, part 1, yung history and development, si Fer, tsaka si Anna May, ang magiging laman ng inyo, syempre, simula sa start ng General Motors, tas development, strategies, yun, milestone, yung sabi nga din ni Anna kanina, tapos hanggang nag-bankrupt, tas yung post-bankruptcy niya, yung rise, kahit hindi na super haba, kasi i-discuss din natin ngayon yung paano yung continuing development eh. Tapos, sa part 2, internal strengths. Pat, may tanong ako. Ano po? Paano yung gusto mong format sa ano history? Ah, parang gusto mo ba by bullet, ganun? Or ang gawin na lang natin. Baka kasi mas presentable siyang tignan pag, oh, pag parang paragraph. Tapos, parang yung ano na lang, yung division niya. Kunyari, yung establishment, yung unang part. Tapos, kunyari, yung next yung strategies, tapos next yung development. Ayun, ganun siguro, mas okay. Tapos, sa part 2, internal strength and weaknesses, si Iris, si Joshua, at si Karla. Dito, ang kukunin nyo na is yung mga ngayon nila, mga strengths and weaknesses nila. So, yung history, magagamit naman siya in terms kung ano yung na-improve na nila after nung bankruptcy, kung kahinaan pa din ba nila yun ngayon. Tapos dapat value creation, yun pala, dapat value creation. So yung pag naglagay tayo doon,
aside sa you describe, ano yung awards, na, kung may awards din ba sila doon, paano siya naging strengths or weaknesses? Nakakababa ba siya ng cost? Na madami ba yung sales nila doon? Or pag weaknesses naman, paano sila maapektuhan ng weaknesses na yun? Ganon. Tapos, yung part 3, yung external environment, ako, si Cha, tas si Jake, ang content natin doon, naisip ko kung pwede din tayo maglagay ng ano, demographic, kahit may klik lang. Para alam kung ano yung target market tsaka yung geographic ano nila, operation. Sa life cycle, quarters tsaka pestle yung gagamitin. Tapos yung life cycle, ang start nun is after bankruptcy, ano yung intro, growth. Ay, tapos, di ba alam ko, Cha, di ba nagtanong ka dito kay sir, no? Saan po? Sa... yung sa life cycle? Oo, but sabi ni sir, parang, ano, tinanong ko kasi if kahit hindi tayo maglagay ng life cycle, kasi nga parang mas angkop sa industry natin yung pesel. Tapos sabi ni sir, parang mas better din daw kung masunod natin yung ano niya, yung mga yung module. Tapos if ever naman daw na ano, kahit daw i-classify lang natin kung nasa ang stage na yung company na na-assign sa atin. Tapos parang sabi ni sir, based, nasa sa atin pa rin naman daw kung paano natin i-present yung mga content. Parang lagay daw natin yung sarili natin as parang part ng company na yun. Parang tayo mismo yung management, ganun, sabi niya. Sige, so ang gawin natin dito, dahil dun sa ano ni sir, sa life cycle, di ba ang start na after bankruptcy? Bale, yung kunyari, kung example, nasa growth, or kaya nasa maturity stage sila, yung introduction, tsaka siguro growth na part, hindi na sobrang haba, doon specific pa din. Tapos yung maturity, dun tayo mag-explain paano naging maturity ngayon. Tapos yung part ng decline, siguro pag ganun, magbigay na lang tayo kung paano pwedeng gawin para hindi umabot doon, or kung nasa growth, anong pwedeng gawin in case umabot ng maturity. So, etong part 1, wala siya, syempre yung ano ni sir, sa mga module, yung mga history development. Tapos, yung part 2, pwede niyong pagbasihan na yung module 3. Tapos, yung part 3, module 2. Tapos, lahat, yung tayo naman, yung part 3, feel ko, magagamit natin yung sa taas, pwede nating i-relate yung mga strengths and weaknesses nila sa life cycle lalo. Kaya so, kaya talagang lahat tayo, wow, yola, tayo magbasa nung part 1 to 3. Kasi para sa mga susunod, dun natin sa mga susunod kasi na part, kaya kailanganin natin yung, i-relate natin tong 1, 2, and 3. Tapos, sa amin pala nakaano, nakasalalay ni Ana. Sige. Oo. Balikan kaya, mo, Ana, ha? Pero yung sa inyo pala, yung part 1, feel ko naman hindi ganun kanid yung mga graph kasi history naman sa inyo. Oo, sabagay. Pero yung part 2 and 3, need natin maglagay ng mga graph para magsusupport din. Dun, kere, sa financial, talo dun, kere, sa part, ano kasi, sa part 2, kung maglagay kayo ng financial ratios, kere, sa profitability, ganun, need nyo ipakita siguro kung saang part ng financial statement tas yung computation and kahit yung print screen na lang, tas bilugan, tas lagyan ng table. Ganon. Tapos, if ever pala, kasi kahit naman nakahati siya, lahat nga tayo, kailangan alam, kapag may tanong kayo sa, iti-clear kayo, kasi baka may nakita kayong contradicting sa nasa current nyo, itanong nyo na lang sa kung sino din yung tao dun, ha. Baka kasi mamaya sila din, sobra palang late na yung nakuha nila. Ha? Okay po. So, ayun, 1 week yung gagawin nating deadline, maximum na. Pag okay na yung ano nyo pala, yung part nyo, chat nyo din sa GC para ma-check nating lahat. Tapos, kung pwede na ding mag-start or kung sabay kasi nag-i-start, makita kung ano pa yung kulang or aayusin. Tapos, sa Google Docs na lang ulit, gagawa akong bagong Google Docs para dito sa case study. Tapos, ano pa ba to?
ang eto, parang magbibigay lang naman ako ng heads up. So, part 1, 2, 3. Tapos, if ever matapos nyo na yung part nyo, tapos basahin nyo din yung iba, ang magiging next partition naman natin, 4 and 5. So, dalawa. So, magiging 4 by 4 dun. Yun lang, para lang may clue na kayo kung ano yung, para sa, kung sakaling matapos na natin 1 and 3. Sa 4 and 5, kung may matanong kayo na sa tingin yung pwedeng i-ano natin. So, yun. 1, 2, 3. May suggestion na lang pag kuwari along the way habang nagawa kayo. Kung pag hindi sure or may tatanong, tanong nyo na lang dun. Okay po ba? Sige po. So, ayun. Thank you. Yun na lang, same GC na lang tayo nung sa dati, nung sa Jollibee. Sige, Pat. So, dahil assignment, siguro yun na lang. Itayin din natin sa ano group chat, if ever. Bali, ang gawin na lang natin, yung mga meeting, pag mga gantong before mag-start, kasi feel ko din, baka mahirapan kapag kadagagawa, mag-meet tayo eh. Baka sa internet, mahirapan eh. Baka may naka-data or sa time. So, yung next meeting natin, para na lang yun sa bawat assignment, tsaka yung details ng content. Tapos, kapag nagawa kayo along the way, tapos may tanong, chat nyo na lang sa GC ah. Okay po, noted po. Sige, so ayun, part 1, 2, 3 muna yung tapusin natin. Tapos lahat basahin pag natapos para yung mga next makonect natin. Thank you. Pat. Thank you, Pat. Thank you. Good luck sa finals natin. Ay, kasi yun pala, i-defend natin to ha. Kaya need talaga lahat magbasa para kung sakaling may matanong regarding sa content, lahat ready magsagot. Yun lang. Thank you. Okay, see you sa susunod na meeting. Thank you. Sa GC. Bye-bye. Bye.